pati sa hek tinatungan, no? Panis, tsaka ang dami ilaw. Kala ko didilim eh. Ganda, ganda. Itlog. Peanut butter and sandwich. Alright, dumating na ang mga bagong kalendaryo namin tsaka mga bagong planners. Yeah, another year na naman. Tapo na ang luma, palitan na ng bago. Tope, tope. Need you anymore. Ay. Tanggalin ang luma, palitan ng bago. Yeah. Trash, 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 trash. Grabe, abot dito yung ingay ng grinder. Ang layo ko na sa opisina namin. Kaya sinasakanto ko talaga yung pintuan eh. Dahil ang sakit talaga niya sa tenga. Actually, kahit nakasakanto na yung pintuan, ang sakit pa din. Anyways, may practice lang tayo ng music main and meeting mamaya. So, kita-kita sa practice. And look at our food! Sinanglay. Naman yung sinanglay na yan. Napakalayo naman ito sa sinanglay. This is manok. What's up mga boss? Yums here! And pupunta na ako sa practice namin. Chill night lang to for sure because magmi-meeting lang din kami. And nag-shower lang ako because medyo init na init ako ngayong panahon na to. Medyo mainit. Pero kanina umaga, ang ganda ng panahon na malamig. And by the way, first clip na nakita nyo dito, kahapon pa yon. Kaya iba yung suot ko, okay? Hindi ko na-feel mag-vlog kahapon. Medyo na out of balance ako or nawala ako sa focus ko. But anyways, code of the day muna tayo dahil alam ko may mga nag-aantay na ito. Actually, ang naririnig nyo is prayer time yan. Ganyan talaga dito sa Saudi pag oras ng dasal nila. Malalakas yung speaker ng simbahan nila. Kumbaga sa atin, di ba, may bell dito, mga speakers na sinasabi yung dasal nila. Yan, Allahu Akbar, mga ganun. Anyways, quote of the day tayo. Tatagalugin ko na lang para medyo mas maintindihan natin. Pag medyo nakalayo-layo tayo sa mosque because ang ingay. Ang inibabaw siya, di ba? And naka-open window na naman ako because it's kinda good. Maganda sa feeling na bagong shower ako and then ewan, sakit lang ng hangin. Kanina kasi nainitan ako pero ngayon okay na siya. So, quote of the day tayo. Maraming hindi maniniwala or maraming magdududa sa mga sinasabi mo. Pero, hindi kanila pagdududahan kung ano yung mga nagawa mo na. Sometimes kasi madalas sa ating mga tao, puro tayo dada, ganyan, dami, gagawin ko to, gagawin ko nyan. Actually, minsan ganyan din ako eh. Pero, mas paniniwalaan ng tao kung ano talaga yung nakikita nila sa'yo, kung ano talaga yung mga na-achieve mo. Kumbaga, sabi nga nila, mas maingay yung taong mas madaming achievement kesa sa taong madaming plano. Kasi yung taong madaming plano, kagaya ko, yan, dadanan dada, sabi, gagawin ko to, gagawin ko niya, mag-exercise ako, ganyan, paplano ako ng ganito, ganyan. But, hindi ko naman napapakita yung result ng mga nagagawa ko. Although, yung iba, sige, sabihin natin, nagagawa ako. But, karamihan, I fail. So, yung iba sa inyo, push lang ng push, huwag nyo ngayang may pumigil sa inyo. Madaming kokontra sa mga plano natin, sa mga sinasabi natin. But, ikaw pa rin ang masusunod sa sarili mong buhay. Alam mo kung anong makakapagpasaya sa'yo,
alam mo yung mga gusto mong gawin at alam mo yung mga dapat mong gawin para maabot ito. So yun lang ang ating quote for the day. I hope may napulot kayo. Dito na ako kay Lamar. Isang ano problema kapag lutuin mo lang baboy. Yeah. Isang kilong baboy, dalawang kilong patatas. Kain na! Ano na? Sarap pala mag-aaral. So what's up? Actually, dumaan lang akong grocery dahil bumili lang akong tinapay and kung ano-ano pang stuffs. So yun lang, 11:19 na, ganun kabilis ang oras. Nanundo ako kanina, 6:30 ako umalis ng bahay. Tapos, yun just a pring! Pring talaga yun. No? Maraming salamat sa mga nanood ng aking reaction video. Medyo, ewan ko na naman kung ano. Ito yung mga time na wala akong masabi. Kasi parang wala akong vlog ngayong araw na to. Puro putyo-putyo na naman. Alam mo, nakakainis din ah. Nakakainis din yung gusto mong maging colorful yung buhay mo, na ma-film mo lahat, na pupunta ka sa iba ibang lugar, ganyan. But in reality, no. May pasok ka, nasa office ka, 6:30 pa lang na umaga, nasa office ka na, makaka-uwi ka ng bahay alas 5, you have a commitment sa community, in sa ibang araw, gusto mo na lang magpahinga muna dahil pagod ka na sa trabaho, 'di ba? Sa weekend, may commitment ka, then kinabukasan gusto mo na lang din ulit magpahinga yung isang araw na wala kang pasok, ipapahinga mo na lang. Alam mo 'yun? Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung energy ng ibang tao na napapanood ko na vlogger na everyday talaga nagva-vlog sila. Sa bagay, katulad ni Casey Neistat, full-time vlogger naman siya, yung talagang trabaho niya. I mean, not full-time because may iba siyang trabaho, but still, namamaximize niya yung oras niya, mag-film, kumuha ng mga time lapses. Sa bagay, nasa maganda siyang lugar. Yun ang inaano ko eh. Anong ito time lapse ko dito? Walang matataas na buildings or... Ewan, walang mag... Actually, unting-unti lang talaga yung magagandang lugar dito. Kung napansin nyo naman, halos napuntahan naman na natin lahat. But, yun nga, wala tayong magagawa. Face the reality. And, enjoy na lang kung anong meron talaga tayo ngayon. Yun nga, kaya minsan talaga medyo nadadown din ako. Or, ewan, nalulungkot ako. Na parang yung mga gusto kong gawin talaga is... hindi ko talaga magawa. Kahit sabihin mong sobrang swerte na nga natin na may trabaho tayong ganto, ganyan, still, may mga hinahangad-hangad pa din tayo kahit pa paano na hindi natin natatamo ngayong panahong ito. So yun lang, maraming salamat and gagawa pa tayo ng mga less boring vlogs. Let's see. Pero... alam mo yung gusto ko talaga mag-vlog. Actually, gusto ko talaga mag-film and everything. But yung nagpipigil nga sa akin is yung situation or yung kung ano yung nangyayari ngayon talaga sa buhay ko. Kasi kung ano yung vlog nga eh, video diary. So, diary ng buhay ko. Ito lang yun. Ito na yun. maraming salamat and see you guys on my next video.